Mark, tanongin ko lang, no, ano yung naging game plan mo versus Julio Seha? Unang-una, ang game plan namin ni Coach Freddy Rosa at ni Coach Marvin ay yung style namin kung anong naging na-knockdown siya ng first round. Kaya tinutuloy-tuloy namin yon. Ginaya din namin yung style niya na pagka-brawler kasi Mexican versus Philippines, brawler fight talaga yan. Kaya pinakita namin yung kung anong best namin doon. Kaso mas malakas talaga si Seha. Kaya nag-change game plan kami. Plan B kami sa half of the fight. Sa 6 to 8, 10 rounds. Dinadahan namin siya nung 8 rounds. Simula nung 8 rounds. Lagi kong sinusuntok yung mata niya kasi nagsimula na yung yung mata niya dito. Nagsimula na. Lagi ko lang tinatarget. Dinadandahan ko lang hanggang di siya makakita. Nung round 10, medyo hindi siya makakita na gano'n na. Kaya nagpakawala ako na isang overhand na suntok na wild. Tapos tumama, ayun, nag-groggy siya. Tinutuloy-tuloy ko na. Mark, alam ko na since mga July na dumating ka ng LA para mag-training sa wildcard, kamusta naman ang naging training camp mo doon? Dumating kami noong August, July 1, nagtuloy-tuloy, lumaban ako noong October, tsaka lumaban ako noong April 2021. So maganda naman yung ginlabasan, panalo ako lahat at malaki ang in-improve ko sa mga pinag-trainingan namin ni Coach Freddy. Marami siyang tinuro sa akin ng mga bagong techniques at kinorek niya yung mga mistake ko sa mga dati kong first previous team ko dati na yung pagkasunto ko, wild yung mga sunto ko. Kinorek niya lahat at ginawa niyang accurate yung mga sunto ko. Siguro Mark, ano yung mga pinakamalaki mong mga natutunan? Sabi mo nga, sabi ni Coach Freddy Roach, talagang tinutuwa ka na yung punching mo, yung accuracy, yung power. Siguro ngayon na nag-uusap kayo, ngayon na nag-assess ka, ano yung mga pinakamalaki mong natutunan sa mga buwan na yun? Ang pinakamalaki mong natutunan talaga, paano magpasensya sa laban. Paano magpasensya? Kasi ako, wala akong pasensya. Pag natamaan ako, gusto ko bumawi kagad eh. Ngayon, natamaan ako, okay lang. Mabawi ako sunod, marami pang round. Yun ang natutunan ko, pasensya, yung mga suntok, tamang suntok, mga magagandang suntok, saka solid. Saka na-develop yung lakas ko dahil sa mga tinuro sa akin ni Coach Freddy at saka ni Coach Marvin. At baka hindi alam ng marami, iyang asawa mo na si Francis. Natanong ko na rin ito sa'yo dati, pero para sa mga manonood ngayon, malaking bagay si Francis sa karera mo sa boxing. Manager mo siya, pwede na nga rin coach, sparring partner mo pa. Diba? Gano'ng kahalaga ang role ni Francis sa boxing career mo, Mark? Sobrang pinakamahalaga sa akin talaga yung asawa ko kasi lahat ng bilang boxingero ko na dito sa US, siya lahat ng gumagawa sa kontrata, simula sa kontrata, sa pagluluto, lahat ng bagay sa gawain sa bahay, siya lahat sa pag-nutritionist ng mga pagkain ko, siya lahat ng mag-asikaso, ilang dalawa ni Ma'am Coach Janet Aro, silang dalawa ang nagtulungan at bilib na bilib talaga ako sa asawa ko, walang makakagawa na katulad niya na ginagawa niya ngayon. Mark, di ko pala natanong, no? Siyempre maraming naituro sa iyo si Freddy Roach. Pero paano naman kay Manny Pacquiao? At least sa mga oras na nakita kayo, nagsama kayo sa gym na niya, ano yung mga natutunan mo sa kanya? Ang mga natutunan ko kay Senator, paano yung gawin yung speed niya? Hindi ko man ma-perfecto, pero meron din nakukuha kong tips kahit pa paano. Yung mga power niya, paano niya pasuntukin ng marami kahit tuloy-tuloy na may power. Nagagawa ko yung, hindi man lahat, pero nagagawa ko kahit pa paano. Yung iba. Mark, ano naman ang reaction mo? May mga nagsasabing mga articles, mga news articles na pwedeng ikaw ang susunod. A star is born, may mga nagsabi. Ano naman ang mga reaction mo doon? Ang masasabi ko lang, gagawin ko lang ang makakaya ko bilang isang boksingero at makapagbigay ng karangalan sa ating bansa at makatulong sa pamilya ko. Yun lang ako, focus lang ako sa goal ko. Ano bang goals mo? Maging world champion. Anong sunod, Mark? Ano nang susunod mo mga paghahandaan, laban? Baka sa next fight, world title shot na. Kailangan natin pagpursigihan kasi best shot ko na to. Dream ko to na maging world champion. Bigay todo. Lahat ng makakaya ko sa laban na manalo. Pwedeng gawin. Lahat ng pwedeng gawin. Gawin natin para manalo. Ngayon na nasa Las Vegas ka ngayon. Pero sa susunod, saan ang punta mo? Sa Wednesday, balik na kami sa LA. Balik na kami sa apartment namin doon. Pahinga lang mga ilang buwan. Yun. Tapos
enjoy mo na yung panalo at enjoy mo na yung vacation kasi pagbalik sa training, puspusan ulit ng training.